Musta guys, welcome back to my channel Anime Online. At doon sa mga bago lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo guys at paki-on ang notification bell para palagi kayo updated at mag-join na kayo sa ating membership. Ito po ang ating coin ngayon guys, sa error coin ulit tayo, 1 peso NGC year 2018. Now guys, alam niyo po itong mga year 2018 1 peso na NGC, may mga lumabas talaga dito na yung tinatawag nila ang extra leap error, no? Yung extra leap error na yon, hindi mo naman masasabi na die chip error yun, kasi yung mga dahon na sumobra doon ay talagang naglistulan po siyang mga dahon, kagaya nitong ating coin sa obverse and reverse may error po dito, no? Sa reverse niya, yun nga yung mga nagsasabihin ko mga, kasi may mga sumobrang dahon dito sa 1 piso na ito, kaya yan ang ating ipakikita sa inyo mamaya. Bago natin gawin yung guys, mag-update muna tayo dito sa n.nemista.com bago natin na kilatisin yung error ng ating coin, no? Ito n.nemista.com, kasi dapat palagi tayo nag-update kapag gumagawa tayo ng content, kasi hindi natin masabi kung kailan na magkakaroon ng update dito. Marami kasing member itong n.nemista eh. Di po ba? So ito yung guys, no, 2018 1 peso to. At sa tingin ko guys, ganun pa rin, no? Kasi apat na variation pa lang yun nandito ngayon. Yan yung sa nakikita nyo, no? Ni-scroll ko na kasi yun pa rin naman yung dati. At itong mga mabababang mintage, kagaya na itong 2018 BSP 2%, ito po yung pros na 2018 eh, no? May mga hawak na ako nito. Kayo po ba? Meron ba kayong hawak na pros? May mga kikita kayo nito guys kung kayo po ay mag-e-effort, sapagkat hindi pa ganun, hindi pa sobrang hirap hanapin itong mga pros na 2018, no? At itong sumunod, yung 2018 BSP din, 1.6%, mas mababa ito eh. Ito po yung upper mint mark eh. Ayan, the word Republica is above the first letter I of the word Pilipinas. Ito po yung upper mint mark na ito tinuturing na ng iba to na talagang rare na, no? Sinasabi nilang rare na yan, no? Hard to find na yan. At meron na rin ako neto, at ako po ay nakapagbenta na nitong mga upper mint mark nito, no? Mga ilang piraso, at maganda-ganda ang presyo. Nagkasundo naman agad sa presyo nung ako po ay nagbenta nitong upper mint mark na 1 piso na ito. At guys, hindi ko po inaasahan, ano, yung aking pagbibenta na yun. Nagkataon lang din po yun. Tulad nga din ang palagi ko sinasabi, kusang dumarating, no? Basta yung mga kinukulik nyo, na sa alam ninyo, sa tingin ninyo nga may value, alam nyo naman na yun. Kung palagi kayo nanonood sa ating content, alam nyo na yung ating mga kinukulik, mga error, mga rare variation, no? Dapat alam natin yan. At ayan po ang ating mga itatabi, no? Itabi lang natin ang itabi. Mag-collect lang tayo ng mag-collect, at darating yung panahon ng araw, hindi natin nasaan. Pero sigurado, meron pong maghahanap sa inyo niyan. Gamitin nyo lamang yung online. Pwede tayo mag-listing sa eBay. Pwede rin sa ibang platform ng online selling. Marami po dyan. Mag-effort lang kayo kung talagang gugustuhin yung magbenta, no? So, ayun po guys, no? So, tignan uli natin yung coins. Eto. Sa kanyang obverse, no guys, obverse ko rin natin. Sa obverse na ito, napansin ko dito yung may extra metal siyang sumingit, doon pa mismo sa butas ng ilong ni Jose Rizal, no? Ayan, napansin ninyo yung part na yun, no? Ayan, yung may arrow na yun, mayroon siyang extra metal chip na ay parang nabarhan yung ilong ni Gato Serizal dito sa error na to, no? At sa reverse naman, may mga sumobrang dahon dito sa waling-waling, no? Meron na akong piniture na ganito na grabe guys, ang daming sobrang dahon sa waling-waling ito. Dito sa may upper part ng waling-waling lang, nagkaroon siya ng mga parang ano nga eh, tingin ko parang larva eh, no? Hindi siya dahon na sumobra dyan eh. Ayan, yung part na yan. Halos puro doon sa ibabaw na yon yung nagkaroon ng pagbabago. So, alam nyo guys, maraming lumabas ng mga ganito eh. Ang mangyayari na lang dito,
ay magiging depende doon sa klase ng mga extra leap, no? Tulad yung isa kong hawak na ganito, guys, yung mga parte ng waling-waling na bakante, doon po ay nagkaroon siya ng halos dahon. So lahat ng bakante nagkaroon ng dahon. So ano yun, rare yun compare dito, kasi itong isa nito dito lang siya sa upper part nagkaroon ng mga extra. At may yung iba, yung kung napakikita nyo yung ibang mga na-listing na sa eBay, yung parang matulis lang dito sa may upper part, diba, nag-iisa lang, yung iba dalawa. So marami na lumabas na ganun. So kung kayo maghahanap ng extra lip error katulad nitong 2018, natutignan nyo mabuti yung mga unique, no, yung sa tingin ninyong walang katulad, di po ba? At ang ating gagawin dyan, tingnan din natin yung mga kondisyon. Magiging depende na rin sa kondisyon ng barya, lalo siguro kung hawak nyo ay BU, no, brilliant uncirculated or uncirculated, tapos meron pa siyang error, eh doon na po yun magkakatalo at doon papasok yung kagandahan ng magiging value nitong mga extra lip error na ito sa NGC. At syempre maidagdag ko na rin, guys, no, ito sa part na to, no, sa may logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, siyang meron pong araw na yan, yung dulo na yan, yung may araw na yan. Subukan nyo pong i-check inyong mga NGC yan, 1 piso, kasi napansin ko dapat hindi po ganyan. Kumapal siya yung dulo, yung pinakadulo na yan. Ang pag hindi po error, yung part na yan, manipis lang po siya. So ito, kumapal siya. So karagdagang error na naman to, no? So multi-error na itong coin natin, no? Sa reverse, mayroong extra chip error doon sa ilong ni Jose Rizal. Tapos sa waling-waling, may mga sobrang down. Then dito sa logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung part na yan. So masasabi nga natin ito, kahit papaano, yung error nito hindi na rin na natin basta-basta masasabi na common error, eh. Diba? So yun na po, guys, ang ating konting eh. Maraming salamat. Until next time po, guys, ha. Tawag niyo pong kalilimutang mag-subscribe yung mga baguhan sa ating channel. Subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi. At pang-join kayo sa membership natin. Yan. So until next time po, God bless you all. Out na tayo.